Good morning, Saturday morning here in Japan. Umuulan. Kahit umuulan, I need to do my job. Mag-ship ako ng mga orders. Yun. Good morning, my room plant. Eto pala, gusto ko lang i-share sa inyo ang mga ways of shipping dito sa Japan. So, mayroon ako ditong apat na ways of shipping. Yun. This one is COD. Kumbaga, pagdating ng product, doon sa bibili, saka siya magbabayad sa amount ng item na binili niya, at saka yung shipping. So, COD. Shipping plus yung lahat-lahat yung parang sa Pilipinas din, pag COD. Cash on delivery. Then, this one is, bayad na niya ang product. Ang kanyang babayaran is ano na lang, shipping fee na lang pagdating doon sa kanya, pag-accept ng buyers. Kumbaga ang shipping fee na lang ang kanyang babayaran. Then this blue, this one is bayad na niya ang product, bayad na niya ang shipping. So pagdating doon, wala nang siyang babayaran anything. Then this one naman, dalawang kulay ito, actually tatlo ito eh. Itong mga to. Ang kanyang ways of shipping naman is ano, envelope. Mayroon siyang limit sa kilo, may limit sa kapal. Kumbaga may limit sa weight at saka yung kanyang kapal. So ito naman, ang worth nitong babayaran niya is 520. Bayad na niya ang product, bayad na niya ang tawag doon. Ayan, oh, 520. Yan, ang blurred. 520 ang kanyang babayaran na shipping fee. Pero may limit yan. May limit ang kilo. May limit ang kanyang kapal. Kasi ipapasok lang yan sa posto, post box ng ano customer. Yan, ang dami ko ng mga naipon dito. Since na nag-shipping ako ng ganyang parcel, ang dami na. Hindi na mabilang. Then, this one naman, actually, before mag-change, kulay red yan. Nasaan ba yung kulay red? Kulay red, ayan, kulay red. Same ano lang yan siya. Tapos nag-change na, nagdagdag na ng kasi 510 lang yata ito dati eh. Hindi ko na matandaan. Then, naging 520. Then, nag-change na ulit sila ng dati Heisei. Ngayon naman, Reiwa. Reiwa na ngayon ang tawag sa kanilang taon. Dati Heisei. Heisei 1. Ang anak kong panganay, Heisei. Heisei 18 siya pinanganak. Tapos yung bunso ko naman, Heisei 24. Tapos ngayon, Reiwa na ang tawag. So, nag-change na sila ng kulay. Then, dati din ito, 300, di ko na matandaan, basta yun. Ito, mas mahal itong letter pack na ito kaysa dito. Tas, dati, blue lang. Tas, ngayon naman, naging green. Tapos, ito rin, ang ito naman, mura lang siya. So, talagang, ano sila, strike sila sa kapal. Talagang, mayroon sila doon sa post office, punta mo, mayroon sila doon sukatan. Kung ang envelope na dinala mo, ay papasok doon sa sukatan nila, okay. Pero pagka hindi papasok, so, kailangan bumili nito, or di kaya, yung ganitong shipping na. Yun. Ito naman, okay lang sa kapal. Kasi ito, pagdating sa customer, binibigay nila on hand sa tao. Hindi nila iniiwan sa posto. Ito kasi iniiwan nila sa posto. Posto kasi post box. Iniiwan nila sa post box, so kailangan nila talaga na mag-strike sa kapal. Kapag hindi kasi pumasok sa post box, hindi naman pwedeng iwan sa labas ng bayad, mawawala, 'di ba? So, ito naman, medyo mahal siya, 520, ito 370. So, okay lang kahit makapal. Pero actually, hindi ako pagka sobrang kapal niya eh. Dati kaya kong ipasok ang ganito oh. Ganito lima. Ngayon hindi na kasi may time na iba ang nakatuka doon sa ano, iba yung tao doon sa post. Strekto siya kapag makapal hindi niya inaano. So, kapag buwamira, ito na talaga ang ginagamit ko. Pero kapag red mint lang, pwede. Pwede ako mag-ship ng ganito. Yun, okay. O di kayo yung high sop, or di kaya yung Yuva, okay lang ako mag-ship ng ganito. Yun. Ito naman, sa ano lang to eh, pwede ito sa Yuva lang eh. Pero pag hyssop, medyo makapal na kasi ang hyssop, yung eye drops, yung ibang items ko, hindi ko na talaga pinapasok sa kulay blue. Yun. So, kailangan ito na ang gagamitin. Ito yung pagka medyo marami na, ito na yung ginagamit ko. Yung ano na yung itong shipping na ito, itong mga kulay blue, pink. Yung itong COD na ito, hindi pa ako nakatry. Nagkamali lang ako nang kuha nito nung nakaraan, nung mag-ship ako ng
ng ano yung AMS sana, nagkamali ako ng kuha. Then, today, ay ito naman pala, ito mga proof of shipping. Ito din pala, ibang company ito. Ito kasi Japan Post itong mga kulay na itong ikinikwento ko eh. Tapos ito naman, ibang kaysa yan, ibang company. Ito naman yung mga proof of shipping ko since na nag-ship ako. Yan. Tapos ito naman, paid or paid shipping fee ito naman. Pagdating na ng product o item or parcel niya, saka siya magbabayad ng shipping fee. Then, mayroon tayong ano, mayroon din akong isang gustong i-share. Ang sa Japan Post or kahit itong ibang company or kahit anong company na mga courier dito sa Philippines, dito sa Japan, sorry. Pwede kang pumili ng araw kung kailan mo gustong ipa-deliver. Katulad ngayon, magde-deliver ako ng parcel. So, ngayon ang date na nilagay ko. Tapos, ang gusto kong date na dumating doon sa customer is bukas. Yan, nilagay ko bukas. Tapos, pwede tayong pumili ng oras. Pag sinabi mo ganyang oras, kanaraso, kailangan yung oras na yan nila i-deliver. Ang blurred, promise. Bakit ang blurred ng aking camera? Yan. Ito, ang pinili niyang oras is 9 to 12 a.m. 9 to 12 a.m. Tapos yun, 12 to 2, no, 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ganyan-ganyan. Yan, kailangan pamilya. Tapos ilalagay ko yung items, yung nasa loob ng aking parcel na i-deliver. Tapos pwede yung lagyan ng, ano, mababasagin, or di kaya yung hilaw ba siya, or basta yun, ano, yung row ba yung nasa loob ng ayong ipapadala mo or mababasagin, or di kaya yung bote yung talaga mababasag. Kahit kasi plastic ito, may tendency siyang mayupi. So, nilalagyan ko siya ng kuwari muno, ibig sabihin, may tendency na masira. Yun. Ito yung order niya. Ito yung, nga pala, isa din, gusto kong i-share lang din. Kapag kayo nag-ship galing ibang bansa, papuntang Japan or kahit nasa loob kayo ng Japan, ito number one, postal code, number one talaga importante yan. Napaka-importante kasi sa postal code lang sila, pagtingin lang nila, alam na malulocate na nila kung saan party yan ng Japan. Yun. Katulad nito, magkaiba sila ng postal code, diba? Yun. So, talagang napaka-importante na unahin natin sa pagsulat. Kaya laging nasa upper part ng receipt ang ano ang yan yung ano yun yung tawag doon yung postal code. Tapos yan ang order niya. Tapos by the way, sa mga gustong kumonek sa akin sa Facebook, this is my Facebook name, Joyce F. Cole. Thank you so much. Yan lang yung gusto kong i-share, then mag-pack na ako. By the way, ito nga pala. Since ito ay product ng Essence Natural ang aking i-share. Ito yung red mint na sinasabi ko, napakaganda sa katawan, mga any pain, tapos pwede rin siya sa mga ano yung ang bird, bakit ganon, be good to me camera, mga skin allergies na mga light lang, wag lang yung sa fresh wounds ha, wag nyo lang ilagay siya direct sa fresh wounds kasi una mahapdi siya, pero yung iba nagtry eh, yung kaya nila yung hapdi kasi menthol siya eh. Ayan yung kanyang mga ano ingredients, yan mayroon siyang sili. Tapos, mayroon siyang coconut oil. Mayroon din siyang, syempre, number one, buamira. Before kasi, before, ang company na Essence Natural, before sila makapag-permulate ng buamira mix, may mga product na silang nauna sa buamira mix na mayroong buamira. Isa na ito, red mint. Pangalawa, yung Ona Coffee nila. O yung Ona Coffee. Mayroon ba ditong Ona Coffee? Ayan. Ayan yung legalities ng Essence Natural. May sariling taniman, may sariling company, may sariling production. Yun. Ito din, isa din ito, una to paste. Mas nauna itong na permulate rather than buamira. Yun. Yun, ito yung sinasabi ko. Napakaganda ng coffee na ito. Dalawa lang yung kanya ingredients. Napakasarap para sa pangpatulog, yung hirap kang matulog. Ito lang inumin mo before ka matulog. Sarap ng tulog mo. Ang kanyang ingredients is yan, buamira at saka ganoderma. Ganoderma yung mushroom, yung king of mushroom. Ito yung mga nauna, itong product na ito ang mga nauna na formulate before lumabas itong nag-viral. Hanggang ngayon naman viral talaga siya. Dahil siya nga talaga ang original
original, nag-formulate ng juice, powder juice na may buamira mix. Ayan, may seal of organic siya. Yun, ang gusto kong i-share. This one also, Herb Central, maganda rin ito. Basta dalawang coffee, ito ang red mint na, ito yung red mint. No camphor, no methyl salicylate. Hirap kong magbasa, promise. Buamira oil, tea tree oil, virgin coconut oil, olive oil, at saka yung, anong tawag ito? Andiruba oil. Yan, eucalyptus oil, turmeric, tsaka ito, capsicum. Ayun kung ano yan. Ito rin, para sa mga insect bites, itong andiroba na ito. Tapos, meron din kaming organic bihon. Yan, mga beauty products. Vitamin C, meron din kami yan. Tapos, ito naman, shampoo, conditioner, whitening lotion, beauty products. Ito rin, maganda din ito. Mint balm. Then, ito din, beauty products. This one is beauty products. Mayroon din kaming purity, feminine wash. At saka ito, napakabango sa mga mahilig gumamit ang pulbo. Ito, napakabango at napakaganda ng kanyang formulation. Yun yung mga product namin. Mayroon din kaming household products. Tapos, yan, lotion yata. Yan, hindi pa ako nakapag-order. Mayroon kaming deodorant sa mga mahilig gumamit ng deodorant. So, buy organic safe. Kasi mga deodorant, isa yan sa cause na magkaroon tayo ng breast cancers. Yun. Pwede sa babae, pwede din yan sa lalaki. Hand sanitizer. Meron din kami yan. Yan. Isin sa natural, organic way of living. Ito yung mga products namin. Yan. Or Buamera. Anything. Nandyan. So sa mga gusto magpa-member, kahit online, pwede tayong mag-member. Kasi ako online lang din ako. Hindi ako pumunta ng company or hindi ako nakipag-met sa tao na gusto kong magiging upline. Sa online lang kami lahat. Since online lang tayo, hindi natin kailangan mag-fill up ng application form. Ito lang itong application form na ito. Para lang ito sa mga taong mag-meet up kayo. Pero since may Facebook naman tayo, pwede tayo sa online. Yun. Then, sa mga gusto mag-pay out, ako nakailang beses na ako mag-pay out. Even though nasa Japan ako, ang aking upline sa Pilipinas ang mag-pay out sa aking pay out product. Ang binibili ko is product na lang instead of cash, instead of cheque. So, ang aking ginagawa is mag-fill up na lang ako dito. Lagyan ko lang dyan ang ID ko. Tapos, i-forward ko siya sa kanya through Messenger. Siya na yung kukuha ng aking product. Which either ipapaship ko sa family ko sa Philippines or ipapaship ko sabay sa aking mga order going dito sa Japan. Then, ito yung mga suggested retail price. So, kumbaga, kung hindi ka member, ito yung price mo, medyo mahal. If you are a member, makakamura ka na. So, example, this one. If you are not a member, you can buy this $295 per bottle. If you are a member, you can buy only for $230. So, if you are a dealer, like sa akin, dealer ako, mababay ko na lang siya ng 205. So, medyo napakalaki ng different, diba? Then, ito, kapag dealer ka lang sa kakamagkakaroon ng brochure. Yun, dealer lang ang meron neto. Kapag dealer ka, 800 something, 800 plus ang iyong babayaran. Kapag member ka lang, sa mga gusto magpa-member, huwag kayong matakot dahil mayroon tayong very low membership na 500 pesos. Yun. 500 pesos, may product na yon. Ito yung product niya. Yan. Diba, bibili ka lang ng 500, mag-avail ka ng membership, may product ka na. Tapos, you can avail membership price na lifetime. At mayroon pang isa. Bawat product na bibilihin mo, mayroon kang points value. Yung points value mo, mayroon yung code na i-encode sa iyong account. Then, pagka naipon yan, pwede mong ibili ng mga product or di ka i-encash. So, ako kasi, nasa malayo ako, ito lang yung ginagawa ko, payout authorization lang ako magpipirma. Susulat ko dyan ng date kung kailan ko yun pinrases yung aking payout. Then, product na yung kinukuha ko. Nakakaipon ako sa mga product, yung points sa mga magbe-member sa akin. Kapag mag-member ka kasi sa akin, huwag mong isipin na yayaman na ako. Kasi 50 pesos lang yung mapupunta sa akin. 50 pesos. So, yung 50 pesos na yan, pag naipon yan, malaki na rin yan. So, hindi ako nagre-refer masyado ng mga mamahaling mga membership.
Nagre-refer lang ako sa mga low kasi hindi naman tayo rich, di ba? So, sa mga gustong mag-dealer, walang problema kasi gusto mag-sale, gusto mong mag-bet. Ah, sorry, so gusto mong magbenta, okay, walang problema. Kahit kasi 500 lang yung ating membership na kukunin, makakaipon tayo ng points value. No? Makakaipon tayo ng points. Bawat item, kahit maliit na item ang bibilihin mo sa Essensa Natural, mayroon yang points value. So, wala talagang, walang apply dito. Kung apply mo tamad, hindi ka kita. So, ganun. Kasi yung iba, sa akin dito sa Japan, mostly sa mga nag-member sa akin, personal use lang. Pero even though personal use lang sila, meron silang mga points value na naiipon. Yun, sa dami na ng aking kinuwento, sana mayroon kayong nakuhang konting idea kung paano mag-ship sa Japan at talagang napakaganda. Kasi makaka-choice ka ng date kung kailan mo gustong i-receive, makaka-choice ka ng oras kung kailan mo gustong i-receive. Kasi dito sa Japan, halos umaga, walang tao ang bahay. Yun, maliban na lang sa mga walang trabaho, kasi mostly dito sa Japan, nagtatrabaho. So, kailangan nila mag-choice ng date, ng time, if kailan nila gustong i-receive. Yun lang. Sa mga gustong mag-member, pwede nyo akong i-PM dito sa Japan or kahit sa Pilipinas or anywhere else ka sa mundo. Pwede mo akong i-PM sa aking Facebook account na nasaan ba yun? Saan ko ba sinulat yung Facebook account ko kanina? Yun, Facebook account na ito. Joyce F. Cole. Then I have this one. Madalas ko itong ginagamit sa tuwing mag-ako. Yan. Katulad nito, kasi nga online nga lang tayo para at saka kadalasan kasi namang mag-order sa akin sa page lang, hindi sa Facebook. So, yung napapunta na lang sila sa Facebook dahil minsan ina-add ko sila or di kaya sila mag-add sa akin sa through this one. So, kapag nagsiseller ka, dapat meron kang ganito. Lalo kapag meron kang pages sa mga binibenta mong product, meron kang ganito. Or di kaya lagyan mo ng yung watermark ng iyong Facebook account. Para din sa transparency sa mga syempre gusto mong mag-check, mag-legit check, yon importante yan. So, sa mga gustong kumunik sa akin, Facebook, Joyce F. Cole, my name, yon. Thank you so much. Sobrang haba ng aking explanation sa dami-dami ng gusto kong i-share sa inyo. So, umabot ng ganitong time ang aking. Yun lang. Thank you so much. Bye-bye. Magpapak na ako. Bye-bye.